Isang mapagpalang araw sa atin, mga bata. Ang ating asignatura ngayong araw na ito ay MAPE Health 3. Tayo ay nasa Quarter 2, Week 4. Ang mga paksang ating pag-aaralan ngayong araw na ito ay ang susunod. Una, pangkaraniwang karamdaman ng bata. Ikalawa, pangkalahatang panganib na dulot ng kapaligiran, gawi at pamana. Mga halimbawa ng kondisyon ng kalusugan. Ikatlo, epekto ng mga karaniwang sakit. At ikaapat, wastong paraan ng pangangalaga ng katawan. At inasimulan ang ating narating ngayong araw na ito. Ngunit bago lahat, tayo muna ay magkakaroon ng isang balik-aral na ating napag-aralan itong nakaraang linggo. Basahin natin at simulan natin sa pagbasa ng panuto. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong papel. Unang katanungan. Alin na naglalarawan sa isang malusog na bata? A. Mahilig siyang magpuyat. B. Masustansyang pagkain ang kanyang kinakain. C. May sira ang kanyang mga ngipin. Tama sagot ay tama. Masustansya ang pagkain ng kanyang kinakain. Ikalawa, ano ang tamang paraan ng pagpapahalaga sa kalusugan? A. Pagkain ng junk food. B. Hindi nag-ehersisyo. Letter C. Naliligo araw-araw. Tama sagot ay naliligo araw-araw. Sa ikatlong katanungan naman, ano ang ginagamit sa paghuhugas ng kamay? A. Sipilyo. B. Chinelas. C. Sabon. Ang tama sagot ay tama, ito ay sabon. Sa ikaapat na katanungan naman, ano ang dapat gamitin ni Linda sa paglilinis ng kanyang ngipin? A. Sabon. B. Sapilyo. C. Bimbo. Ang sagot ay tama. Ito ay sapilyo. Sa ikalimang katanungan naman, ano ang dapat gawin upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit? A. Kumain ng mga mamantikang pagkain. B. Maligo sa ulan. C. Maligo ng husto. At matulog ng husto at mag-ehersisyo. Tama sagot ay tama, matulog ng husto at mag-ehersisyo. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating aralin ngayong araw na ito. Pangkaraniwang karamdaman ng bata. Ang karamdaman ay abnormal na kondisyon ng katawan na nakakaapekto sa normal na gawain ng ating katawan at isip. Ang bawat karamdaman ay may iba't ibang senyales o sintomas na ipinapakita. Ang karamdaman ay nakakaapekto sa ating kabuuang kalusugan. Ito ay nakakasagabal sa paggawa ng ating pang-araw-araw na gawain na ginagamitan natin ang isip, pakiramdam, espiritual, at pakikipagkapwa-tao. May mga pangkaraniwang karamdaman na malimit maranasan ng mga batang katulad at may mga sintomas ang bawat isa. Simulan natin sa unang pangkaraniwang karamdaman na malimit maranasan ng mga batang katulad mo. Ang una ay ang pulmonya. Ang sintomas nito ay ubo na may plema, mataas na lagnat, at hirap sa paghinga. Kalawa, bulutok. Sintomas, putlit na may tubig sa mukha at katawan, lagnat. Ikatlo, sipon. Sintomas, runny nose, hirap sa paghinga at pagbahin.
ika-apat ay dengue. Sintomas, mataas na lagnat na pabalik-balik na inaabot ng 2 hanggang 7 araw at pananakit ng katawan. Kalima ay ang tigtas. Ang sintomas nito ay rashes sa mukha at katawan, lagnat at pamumula ng mga mata. Ika-anim ay beke. Ang sintomas nito ay pamamaga sa may bandang tenga at panga at pagkakaroon ng lagnat. Ika-pito ay ang sore eyes. Ang sintomas nito ay pamumula, pamamaga at pagmumuta ng mga mata. Ika-8 ay ang diarrhea o pagtatae. Ang mga sintomas nito ay madalas na pagdumi na may kasamang tubig at pananakit ng tiyan. Ika-9 ay ang influenza o trangkaso. Ang sintomas nito ay mataas na pagdumi, na lagnat, tuyong ubo at masakit na kalagnan. Ika-10 naman ay ang tuberculosis. Ang sintomas nito ay ang malalang pag-ubo, dugo sa plema, at lagnat. Ngayon naman ay mga pangkalahatang panganib na dulot ng kapaligiran, gawi at panganib. Mga halimbawa ng kondisyong pangkalusugan. Ang pamana ay mga bagay na namamana natin sa ating magulang. Ang mga halimbawa nito ay ang pagkakaroon ng kanser, sakit sa puso at hypertension. Ang gawin naman ay mga gawaing kinasanayan na gawin sa buhay. Halimbawa ng sakit na maaaring makuha natin ay obesity, high blood, diabetes at kanser sa baga. Ang kapaligiran ay mga bagay na nakapaligid sa atin. Ang mga halimbawa ng sakit na maaari nating makuha ay ang dengue, leptospirosis, malaria, cholera, at coronavirus. Epekto ng mga karaniwang sakit. Naranasan mo na bang magkasakit? Ano-ano ang iyong naramdaman? Paano makakaapekto ang pagkakasakit sa ating kalusugan? Pagkakaroon ng sakit ay may tuturing na isa sa mga pinakamabigat na suliranin ng isang pamilya. Narito ang ilan sa mga nararanasang pangkaraniwang sakit ng mga bata sa panahon ngayon at ang epekto nito sa kanilang katawan na kung hindi maagapan ay maaaring magdulot ng malubang suliranin pangkalusugan. Ito ay ang wastong pangangalaga ng katawan o ang tinatawag natin na proper hygiene. Ito ay isang paraan upang mapanatiling malusog at malayo sa anumang sakit ang ating sarili. Ang mga sumusunod ay mga paraan upang mapanatiling maliit sa katawan at makaiwas sa mga sakit. Una, ugaliing maligo araw-araw para mapanatiling malinis ang katawan. Ikalawa, tamang pagsisipilyo ng ngipin pagkatapos kumain. Ikatlo ay ang paghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Ikaapat, kumain ng sapat at ng sustansyang pagkain sa tamang oras. Ikalima, mag-ehersisyo araw-araw. Ika-anim, matulog sa tamang oras. Ika-pito, uminom ng 6 hanggang 8 basong tubig araw-araw. Ika-8, putulan at linisin
ang mga kuko sa kamay at paa. Kasyang pagsusuot ng malinis na damit upang maiwasan ang pagkakaroon ng kakaibang amoy sa katawan. Ngayon naman ay magdako naman tayo mga bata sa inyong gagawin sa inyong self-learning module. Aking iisa-isahin ang mga gagawin ninyo sa inyong module. At ito ang simulang gawain. Sisimulan natin sa gawain 1. At ang panuto, tukuyin kung anong pangkaraniwang karamdaman ng bata ang ipinapakita sa bawat larawan. Isulat ang sagot sa patlang. Ito ang gawain 1 o unang inyong gagawin sa inyong module. Ang ikalawa naman ay ang gawain 2. Sa gawain 2, meron tayong gawain A at gawain B. Uunahin muna nating paipaliwanag kung ano ang gagawin sa gawain A at ito ang panuto. Tukuyin ang kadahilanan ng pagkakaroon ng sakit. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon at isulat ito sa bawat patlang. Ang gagawin niyo lamang mga bata ay pipiliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Ngunit bago mo gawin iyon ay babasahin muna ang mga katanungan isa-isa at tsaka pumili ng mga pagpipili ang sagot si dito. Ngayon naman ay ang gawain B sa gawain 2. Panuto, lagyan ng check ang bawat patlang na tumutukoy sa panganib na dulot ng sakit mula sa kapaligiran, gawi at pamana. Lagyan naman ng X kung hindi. Ngayon naman ay magdako tayo sa gawain 3. Sa gawain 3 ay katulad din ng gawain 2 na mayroong gawain A at gawain B. Akin munang tatalakayin sa inyo at sasabihin sa inyo at ipaliliwanag kung ano ang inyong gagawin sa gawain 3, gawain A. Panuto, isulat sa patlang ang letra ng wastong sagot mula sa hanib B ukol sa angkop na epekto ng sakit na nasa hanay A. Sa hanay A ay pinapakita rito ay ang mga angkop na epekto ng sakit na nasa hanay A. Tapos, sa letter B naman o sa hanay B ay tutukuyin ninyo kung ano naman ang epekto nito. Ano epekto ng pagtatae, COVID-19, trangkaso, dengue, at ubo. Ito naman ang gawain B sa gawain 3. Panuto, tukuyin ang sakit na angkop sa nararamdamang epekto nito sa katawan o kalusugan upang maiayos ang ginulong salita o scramble word na nasa kahon. Isulat ang tamang salita sa patlang. Kita ninyo mga bata, ito ay ang mga ginulong salita o scramble word. Maaari nyo maisaayos iyan mga bata kung babasahin kung ano ang kahulugan nito. Ito ay ang mga angkop na nararamdaman ng epekto sa katawan. Sagot lamang ang inyong ilalagay. Ilalagay ang inyong mga kasagutan sa isang malinis na papel. Ngayon naman ay ang panghuling gawain, ang gawain 4. Sa gawain A, suriin ang sariling kainisan. Gumuhit ng masayang mukha sa bilog kung ito ay nagsasaad ng wastong paraan sa pangangalaga ng katawan upang makaiwas sa sakit at malungkot na mukha kung hindi. Ngayon naman ay ang gawain B sa gawain 4, na kung saan ito ay tinatawag na gawaing pangpalusugan. Ito ang panuto. Lagyan ng check ang hanay na naaayon sa iyong pangkalusugang gawain upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit. Ito yung mga iba't ibang uri ng pangkalusugang gawain tulad ng pagligo, pagsisipilyo,
paghugas ng kamay, paggupit ng kuko, pagpapalit ng damit, pagtulog ng maaga, pagkain sa tamang oras, pag-inom ng tubig, nag-eehersisyo, at paglilinis ng tahanan. Ito ba ay madalas na ginagawa, minsan ginagawa, o hindi ginagawa? Rapat lamang na inyong lagyan ng check ang hanay na naayon sa iyong pangkalusugang gawain. Yun lamang mga bata. Maraming salamat sa inyong pakikinig.